nahuihon na nga mahimo siyang obispo, pero pangutana kung karon sa wala kang kabalo, no? Nag-klase may whole day. Kaya nag-review man may sa mga exam. Pagkahuman, min-extend pagid siya o klase sa gabi eh. Can you just imagine, no? Nagsugod may alas 8. Hangtod ng alas 12. Pagkalauna, hangtod sa alas 4. Pagkagabi, inapot. Pagkagabi, inapot niya. Hangyo siya kataman sa alas 9. Sige. Pagkahuman niya ito, minggawas na ng news. Gawas na yung news nga siya nahimong obispo. Hindi pa kay Mikay na obispo nga mo ang sasamong mga promoto, mga professor rati. Na obispo siya. O obispo siya karon sa pagkadian. Pagkahuman niya ang pag-obispo, imbalik siya sa amo ang seminaryo. Umiyon siya sa iyang unang misa isip obispo. Ngayon sa iyang, I prefer to be called a father. Sa among graduation na. Graduation na namo. Kaya kami man ang last na yung batch. Nag-bispo siya o February. Nang graduate May. Karon iyahang kwan. Karon iyahang pagka-bispo. Nag-bispo siya pagka February. Nag-graduate May March. Misa niya sa among baccalaureate mas ningon siya, I prefer to be called a father rather than a bishop. Tungod kay makita niya nga siya amahan o ang usa ka amahan, matawag lamang og amahan kung adun na siya yung anak. He always called us as father. And that is very touching, no? Sa una, tawag yun kagabi, no? Walang matawag na mo o father. No? Pero karon wak may mga anak, pero father inyong itawag sa mo. Father. Kung bindugan pa nga kung ang amuang professor may nga siya, gasa ka na sa Diyos, sa ako, kung yun man ang pag-abispo, tungon kay anaa kamo, nagigasa sa Diyos sa ako. In the same line, kaniya itong pagka-lektor, gasa kini sa Diyos sa inyo ka. And kamo nga gasa, you as a gift, becomes the gift of the church. You become the gift of the church. Labi na, in particular, diya sa Las Nieves. And these gifts that you have and that you are, kinahanglan nga i-share. Kaya ang gasa nga dili gamiton, sabi yun, maguba, matayan. Kinahanglan i-share, no? Kinahanglan i-share. Manang dili mo undang. O ang relasyon sa paroko o sa iyahang mga ministro, magpadayon. You always work diha sa parokya, knowing that you have individual gifts nga ika-offer sa simbahan. Do usahay masakitan ta, do usahay mangyuon ta, do usahay maglibog na, do usahay kaundamo na, pero gasa man ni sa Ginoo, usahay ang gasa sa Ginoo, wrap with terms. Gasa tuon siya pero gilibutan og mga tunok. Pero gasa gihapon. Sometimes the gift of the Lord is a gift wrapped with terms. Yet it still remains to be a gift. Gasa pod mo ni Father Danny. No? Sa inyong paroko. At the same time, gasa si Father Danny sa inyong ha. And in that line of thinking, ipadayon, ang Father and sons and daughters relationship. Kaya siya ang inyong spiritual father diha sa inyong parokya. And be praised, you call us Father, because we are the one who shepherd, who looks after you. Diba?
akong mga ginikanan every time mula ka ako sa balay kung balik ng seminaryo, dili sila ganahan yung matod sa ako, kaya makahilak man. Tasok man sa papa, hilak na. Akong mama, hilak na po. Pero magpaantaw sila. Tanaw sila sa akong likod. Tanaw sila sa ako ka sa pagkatao. Tingnan ako na sa kamahan, no? Nagtanaw sa iyang mga anak. And perhaps nga na ang iyong mga experience kasi natita. And Super Daddy, mao ang nagtanaw sa inyong dito sa Las Vegas. Kay, iyak itang mga anak. Anak ng mga samanggil, buutan. Hinay kayo, buatan ng mga buutan, no? Pabuutan, nalagyan nga akong anak mami kay Igkon, no? So mga isool, diyan nga mga pulong, mapadayon nato kini nga ang ministriya. Ingon man, mapadayon nato ang atong pagkinabuhi, uban sa Ginoo, with our Father, Father Danny, diyan sa parokya, who always looks at us and always supports us. At away ginikanan na pasagyan niya ang iyahang mga anak. At ay nas pada din din, no? Kaya nagtanaw sa iyang mga anak. And that is for me, a very touching reality when I become a priest. That I have to look with these people whom I do not know. Wako kailangan ni nila. Huwag ganun ko katiman sa akong papa na namatay. Huwag ganun ko kansantalana sa akong papa na namatay. But I give santalana sa mga tao na mahangin sa akin. Wala kong nakapakumpisan sa iyahan. But I give my ear to these people whom I don't know. Wala akong nakapalkalawat sa iyahan. Pero I give communion to these people na wala ko kaina sa iyahan. Because I am a father. And they call me father. And that is the irony. When my papa died, mauna ang nagdala ka na ako na maningkamot sa ministerya. At the same time, maningkamot na mo administer sa mga sakramento na wala ganyan na ako na hatag mo sa akong papa. And that is very touching for me. And even sa akong mga gilikan, sa akong mama. Lamat na lang, kaya ako pa ang nagkasal sa akong manghon. But, ingana, no? Ingana ang kinabuhi isang sa kapatid. Sometimes, you prefer to take care of these people na wakatayla rather than to your loved one. Because you are a father. Ay, pabit ka. Kaya gitawag kanila o Father. So mga suon, pasalamatan ni Father Danny. No, daghay mga pamaagi nga ito sa pamasalamatan. Because sometimes, na mas nabuhat pa niya sa atoa, ang wala niya nabuhat sa iyang mga ginikanan. Mas naminaw pa siya sa atoa, labi na sa atong mga sala, kaysa sa iyahang mga pinahal sa tulang. Mas napasay time sa atoa, kaysa sa time niya sa iyong pamilya. And in that sense, makita nato ang dako nga imahe. And the reason why, gitawag nato sila o Father sa iya kita mga anak. Ngayon soon, adunay naging rason nga nung magpadayon ta. But I leave you with that reason why we should continue in this ministry. And why we should evaluate at the same time cultivate ourselves. Diha sa pagserbisyo sa Ginoo o sa iyang simbahan. Pinaagi sa iyang mga kaparian o sa mga ministriya sa simbahan. Okay? Ang katubon, pagigay mo ba?